All right. Ito malaking ano to eh, malaking question. Malaking question ito sa taong bayan. Kasi una pa lang yung presentation nila dito, kaduda-duda. At kahit itong si Abalos kaduda-duda, no? Ngiwi siya ng ngiwi. So titignan natin itong ayan na, titignan natin. Yan, tignan niya ah. Ito yung nilagyan nila ng police line. Ayan, no? So, ibig sabihin, yung kabuuan na yan, titignan natin. Wait. Ayan, yung kabuuan na yan. Ano ba yan? So, yan lahat yun, no? Nasa picture. Yan lahat yung nilagyan ng police line, yung nasa loob, yan na yun, yan na raw yun. Okay? So tingnan natin, ito ba ay budol? Ito ba ay fake? Pag-aralan natin, no? So andito na naman si Abalos, andito na naman si Fajardo, at ito yung asan na yung police officer. Yan. Tingnan natin. Gusto kong mapunta dito sa police officer daw na ito. Yung head daw nung ano, yung head nung checkpoint, no? Gusto kong puntahan natin mismo yung interview nila. Yan. Tingnan natin. Of the press, nandito nga tayo dahil andito tayong lahat dahil mayroong para makita at mapakinggan at makakuha ng report tungkol sa... Pwede ba, Abalos, tumigil ka dyan, kakangiwi mo dyan? How can you be a representation of drug war kung ikaw ay ngiwi ng ngiwi dyan? Itong nangyari na pagkahuli nitong kalaki-laki na shabu, na shipment, ang estimate baka umabot ito ng 1.8 tons. Grabe, so, no? 1.8 tons? 2 tons, to be exact. Ito ay parang ano 1,800 something na kilo. O ibig sabihin, ito na yung pinakamalaking huli na nagawa natin. But that way, That's true. That's true kasi kahit tignan natin sa history ng mga buy bust sa Pilipinas. Ito talaga pinakamalaki, 1,800 kilograms. Hindi lang ito, meron na tayo as of... Ang tanong kung how legit? As of today, ang huli natin is already 13.2, 13.3 tons. So patuloy talaga, marami talaga tayo. Anong tons? Billions? Ano ka ba? 13.3 billions worth? Hindi tons kasi... Ang nahuhuli. At... yan, this is the approach that we are taking to the drug war. Ang ating ginagawa, we take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man. Ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade, kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man. Sinabi mo yan. Ang problema, dito sa bus na ito, drug haul na ito, wala man lang kayong naipakita na yan ba ay politiko, yan ba ay mga Chinese drug syndicate. Wala kayong maipakita. So, not until meron maipakita, saka mo sabihin yung mga yan. Talagang pinag-iniimbestigahan natin. Kaya nagkaroon ng ganitong klaseng mga operation that nakahuli tayo ng kalaki-laki. Actually, wala ka nang iimbestigahan dito eh. Kasi bago ginawa, alam mo yung mga protocol dyan, bago mo gawin yung paghuhuli dito ay meron kayong intel or intelligence. Alright? Ito ay... kinikising ninyo, okay, meron kayong mga intelligence na prior to the operation, meron kayong mga isinasagawang mga surveillance, parang ganun. So there is no need to have the investigation na sinasabi dito kasi hindi naman ito yung ano eh, after effect ng isang case na something na parang
kailangan pa ng more detailed kasi nga ito ay parang pre-operation. Kailangan nyo na magkaroon ng surveillance, sino yung mga parang pag-connect the dots ninyo, sino yung mga networks, sino yung mga kasabwat, mga ganun. 1.8 tons. Sa ngayon, hindi biro, no? Mga kababayan kong Pilipino, hindi biro yung 1.8 tons or 1,800 kilo. Hindi po biro yun. Just to give you a status report, as you can see, ang ginagawa ngayon, iniimbentaryo talaga kung gaano ka... So makikita ninyo yung police line, ganito lang siya kaliit, ano? Mamaya may papakita ko sa inyo. Estimation lang. Dami itong nahuli na meth. Nakapag-test na ang PNP, tinest na yung nahuling shabu, very high quality itong nandito, very high potency. Ibig sabihin, yung mga pinanggalingan, kung saan pa yung mga, kung saan nanggaling, kung saan sinakay, anong origin, ngayon ay iniimbestigahan pa lang. Kaya the operation... Anong origin, saan nanggaling, Ongoing. At iniimbestigahan. Pabayaan muna natin ang ating mga kapulisan together with the attached agencies ng PDEA and the Dangerous Drugs Board, lahat we're working together para mabuo ang kaso rito, malaman talaga natin kung saan dinaan itong shipment. Ang tanong, bakit PDEA lang ang nandyan? Diba? Asan yung ibang ahensya ng gobyerno yan? Like Bureau of Customs, NICA. Nasaan yung mga yan? Bakit kayo lang? ...ng shabu na ito. I would like also to point out that this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But... Shipment, ibig sabihin galing sa labas. Ibig sabihin, kailangan ito duman sa customs. So, wala ba tayong representative from the Bureau of Customs para i-explain sa atin kung paano nakalusot yan sa customs? Kung sa port man yan, port ng Batangas. One person died. Walang namatay. Kasi kung titingnan natin yung mapa, no? Tingnan nyo yung mapa, ayan. So, ito, ayan. Alitagtag, sabi niya dyan. Tapos ito yung Port of Batangas. So kung dumaan siya dito sa Port of Batangas, hindi naman kalayuan, di ba? Yan, hindi kalayuan eh. Ang question dito, paano nakalusot dito sa Port of Batangas? Kasi dito pa lang may customs na tayo dito eh. Nagdaan dito, dumaan dyan. Hindi ko alam kung dito talaga dumaan. Pero... I mean, yung point na sa checkpoint, di ba? Ayan, ganyan lang namang kalapit ng Port of Batangas to Alitagtag. Sige, balikan natin. Walang nagputukan. Walang nagputukan, walang nasaktan. Saktan. But... Take note. Sabi niya dumaan sa shipment. So ibig sabihin automatic mayroong surveillance na nangyari dito. So alam mo yun, isang van dala-dala ang mga shabu. 2 tons na shabu. Solo flight. Ganun ba yun? Basta in-operate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Pero the one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas. Pinasok daw, ibig sabihin dumaan sa port. Dumaan sa port, saan dadaan? Kung Batangas yan, Alitagtag. Ayan, balik tayo doon sa mapa. Alang sa airport yan dumaan. Di ba? Kalayo ng airport yan. Alitagtag. Sabi niya,
pumasok galing sa ibang bansa. So, more likely, sa Batangas ito, Batangas port ito dumaan. Ay, hindi pala naka-share. Hindi ito linuto dito sa Pilipinas. Galing ito sa labas. Ngayon, yung ruta kung saan ang galing yung... Hindi daw niluto sa Pilipinas. Gusto mo lang natang mag-rason eh. Gusto mo lang takpan na bumalik na yung mga laboratorio nung panahon ni Tatay Digong na wala lahat yung mga yan. Ngayon eh, pinag-aaralan pa natin at inimbestigahan pa. Pinag-aaralan. Okay, any questions? Ganun ka-short yung kanyang statement. Alam niyo kung bakit? Kasi ano pa, ginagawa pa nila yung script. Ganyan ka-short kasi baka the more you talk, the more you commit mistakes. Ganyan yan. Oh, question. Mr. President, good afternoon. Good morning. Yes, sir. Sir, ano po yung instruction nyo sa ating mga law enforcement? Ano daw yung instructions? Agencies like PNP and PDEA. Kasi with this apprehension, tila hindi natatakot ang mga drug syndicate na i-transport ang mga illegal drugs kahit may mga checkpoint. Hindi natatakot kahit may mga checkpoint. Babala nyo na lang din po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang illegal drugs. Alam nyo, kahit drug lord yan, kahit sino yan, kahit mga bigating mga drug lords yan, may takot yung mga yan. Hindi yan sila dadaan sa checkpoint. May mga spotter yung mga yan. Meron silang ano, syempre kung ang mga PDEA or PNP nagsa-surveillance ng mga ganyan. Of course, ganyan din ang ginagawa ng mga drug lord, drug syndicate. Sino-surveillance nila yung vicinity. Sino-surveillance nila yung mga possible checkpoints, okay? Sino-surveillance nila yung pinaka the best na waypoints nila o saan sila dadaan, na safe na safe. So hindi po hindi imposible po 'yon na walang takot yung mga 'yan. Of course natatakot yung mga 'yan. Kaya nga nakapagtataka na dadaan ka mismo sa checkpoint. Napaka-imposible yun. Drug activity sa bansa. Thank you. Well, ang kailangan rin maintindihan, ang mga drug syndicate, pagka nahulihan, parang cost of doing business nila yan eh. Nakakasama na sa kalkulasyon nila. Once in a while, mahuhuli tayo. Pero malaki pa rin ang kita. So, tuloy-tuloy lang. We cannot, tinatawag na one single answer tungkol dito. There's no silver bullet to this. Kailangan talaga kayod. We have to operate. We have to gather intelligence. We have to coordinate with Interpol. We have to coordinate with intelligence and drug... Galing mismo sa kanya yan. Interpol, intelligence, ganun. So, very unusual itong pagsis nila ng ganitong ano, no? Agencies of other countries around, of ASEAN, of Asia, kung sa... Dapat alam na ninyo kung saang bansa galing yan. May Interpol pala eh. May intelligence pala eh. NICA. Saan man nanggagaling? Because it's an international, this is an international crime. So, we have to keep, there is no other solution but to keep doing this. Na kung pasok sila ng pasok, hanggang it is not, magawa, napakahirap magpasok ng drugs sa Pilipinas, wag na natin gawin, dadali natin sa ibang lugar. That is the situation that we are hoping to achieve. Ano? Napakahirap? Magpasok? Anong nangyari dyan? Bakit yan nakapasok? Nakapasok ba yan o kayo yung nagpasok? Pero the only way to get that is to continue to prosecute the drug war but well within the law, well within, so that the cases can be filed, then the syndicates can be identified, the guilty parties can be, saan yung na-identify dyan? Can be arrested and eventually imprisoned, and that is the point of what we are doing. That's the only way to approach it. Pahirapan talaga yan. Tignan ninyo, tayo nasa Pilipinas, tignan ninyo ang problema
sabihin na lang natin, eh, kasi wala tayong resources, wala tayong funding na masyado. Tignan ninyo kahit yung mga mayayaman na bansa sa Amerika, sa Europe, gano'ng ka, trillion-trillion. Ay, Abalos, napapansin namin yung bibig mo, ha? Trillion na dolyar ang kanilang ginagastos na meron pa rin drug problem. Kaya tayo, ganun din, wala tayong mga ibang pwedeng gawin kung hindi. Sige lang ng sige, just keep going. Ang kapulisan naman natin is nasanay na rin sila at alam na rin nila kung paano ang sistema kung minsan. Kaya ino-operate, basta we just keep operating. Nadulas ka ba nun? Ino-operate? Sabi mo, ino-operate? Kung paano ang sistema kung minsan. Kaya ino-operate, basta we just keep operating. And keep gathering intelligence, and that's the key to bringing down the activities of the drug syndicates dito sa Pilipinas. Babalan niyo sir sa mga drug syndicate. Ano? Yung babalan niyo po sa mga drug syndicate na hindi. Okay, babala daw sa mga drug syndicate. PBBM, babalaan na ninyo ang inyong mga sarili. Tumitigil sa kanilang ano? Hindi ako bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. Tuloy-tuloy lang daw. Hindi namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Thank you, sir. Sabi niya siguro, sana matapos na to, bilisan na ninyo. Good morning, Mr. President. Sir, what's your will the government po change tactics in this government war on drugs following this incident? And are you alarmed by this biggest drug war in the country? No, quite the contrary. Why will we change? Look at the success that we have gained. As I said, not only this. So, galing sa bibig niya, look at the success, sabi niya. Dito mo makikita, no? Kung oobserbahan natin ng maigi, look at the success, sabi niya, di ba? Nilagyan niya na ng label yung ito, yung drug hole kuno na yan. Nilabelan niya as success. So it's clearly showing us na gusto niyang i-portray sa taong bayan, eto, meron akong ginagawa sa drug war. Actually, it's the first time na binanggit na niya yung drug war. Ha? Maalala ninyo yung drug war, kay Duterte na ano yan, yung tagline na drug war, kay Duterte yan. Parang allergy nga siya nga banggitin dati, di ba? So, ito, aking napapansin or nakikita rito, sinabi niya is the success, sabi niya. So parang ngayon gusto niyang patunayan dahil siguro na nakakarinig na siya ng mga feedbacks ano, from the people na nagsibalikan na yung mga adik, magulo na yung mga kanto, mga ganyan. So I think it's a way for him to pave a way na gusto niyang ipakita na, oh, eto, tinutuloy ko na yung drug war. Oh, ngayon nagagamit na niya yung drug war na ano, na linya. It's 1.8 tons. The many, many tons that we have already seized. So it's much more than it has been in the past. So it is the most successful approach to the drug war so far. So yun nga, oh, yan, binanggit niyo si Sayarot. Oh, nangyari kay Sayarot. Diba? Why will we change it? Nangyari doon sa si ano, yung nagturo kay Maricel Soriano na maging adik. We won't change it. We'll continue to do what we are doing. Of course, I cannot explain to you the details of what we are doing, but we will continue to do what we are doing. And that's the reason I think that so far we have been able to see such a big amount of generally shabu or methamphetamine. Di ba kayo nagtataka kung paano nila na kasi biggest so far to eh, sa totoo lang eh, ang laki. 2 tons, 2 tons, 1,800 kilos. Pag titignan mo yung mga nakaraang mga buy bust or drug haul, hindi umabot ng ganito eh. Ano kaya sa tingin niyo yung factor kung bakit ganyang karami or kalaki?
Sige, comment nyo. Tingnan natin. Yeah, so we'll just keep going. We'll just keep doing what we're doing. Thank you, Mr. President. Thank you. Maraming salamat. Ay, sa wakas, tapos na. Ngayon, ipapasa nila yung interview or questioning doon sa pulis. Pansinin nyo yung pulis. Pansinin nyo yung kanyang mata, yung gestures, yung kanyang galaw. Pansinin natin. Sige. Natin ha. Also, he cannot, before you start asking questions. Oh, bakit mo pinangungunahan? Bakit mo pinapangunahan? Sabi, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Ah, bakit mo pinapangunahan? Tingnan nyo. Wait lang, lakihan ko ah. Tingnan ninyo yung mata niya. Tingnan nyo yung gestures niya. Ganyan ba ang proud na nakahuli ng dalawang tons? Tingnan nyo. You should be proud. Head up high. Di ba? Be proud. Be confident. Ano yan? Confidence booster yan. Nakahuli ka ng dalawang tons na shabu. Pero tingnan nyo. Kaya pagbigla kaming sasabat at sasabihin namin wag siyang... Pagbigla kaming sasabat? Bakit ka sasabat? Don't you trust that person? That person, sabi nyo nga, ay nakahuli ng dalawang tons na shabu. Confident yan. Ano? Are you trying to show us na nababahala kayo? Baka magkamali siya? Doon sa script? Sige. Sasagot. That's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. Kaya nga, tinatapik-tapik lang yung sundalo. Ay, sundalo. Police pala. Tapos nag-stay siya doon sa likod. Bantay sarado eh. Bantay sarado ni Marcos. Tingnan nyo. Ano? Ito ah. Tingnan nyo yung mata nitong police. Ano nangyari to? Ano to? Black eye ba to? Ah. Parang walang tulog eh. Good morning po. Tignan nyo ah, itong sinasabi nila na dalawang tons. Ako, I highly doubt na dalawang tons ito. Hindi ito dalawang tons. Alam mo sa training sa military, sa police, walang training para makakaharap sa press. Eh. Bakit sabat ka ng sabat, Bongit? Hmm? Nag-aalala ka ba? Iyan mo siya. Okay? Let it flow. Kung ano yung sasabihin niya. Bakit parang... Ito lang ano. Okay, bago tayo magpatuloy. Di ba, halimbawa sa isang table, ano, you're having a dinner. Tapos, ikaw at saka yung asawa mo, for example, or hindi. Kunwari. Kunwa-kunwari lang na asawa mo dahil pumunta kayo doon sa bahay ng parents mo at ipapakilala mo yung kunwaring asa-asawa mo kasi yung parents mo gustong-gusto ka nilang magkaasawa na. Pero ikaw ayaw mo pa. Pero yung parents mo, alam mo yun, gusto mong mapasaya sila, maging matuwa. So ang ginawa mo, nagdala ka ng kunwari na mag-a-acting na magiging mapapangasawa mo. So, dinala mo siya, you're having a dinner in front of your parents, tapos nandito sa tabi mo yung magiging asawa mo. So, magtatanong yung tatay mo doon sa asawa mo, ikaw yung sumasagot. Magtatanong yung mama mo doon sa kunwaring asa magiging asawa mo, ikaw yung sasagot. O, diba? Yung parang ikaw yung sasagot to save yung scenario na baka matiktikan or malaman, mabisto na hindi totoo na yun ay magiging asawa mo. I'm just giving you an example kasi halatang halata dito sa gestures nitong si Marcos, no? Na bakit parang tila baga, kung
kung talagang may tiwala ka dito sa police na to, sa officer na ito, si Captain, nakahuli yan ni Nang Tutans. Let him talk. Hindi yung sabat ka ng sabat na parang aligaga ka dyan. Kahit kumarap sa bala, kaya namin, pero kumarap sa president. So, magandang umaga po sa ating lahat, kay sa ating mahal na Pangulo, sir, sa lahat mo narito. Sa ngayon po, hindi pa po kami makakapagbigay ng eksaktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong gantong kalaking halaga kasi umuusad pa rin po yung aming investigation. I don't believe. Bakit hindi mo maibigay yung detalye paano nyo nasabat? Di ba? Kung yung sasabihin mo na, okay, hindi pa namin masasabi yung detalye just like yung kung meron pang mga kasama ito, okay, pwede pa. Pero yung paano nyo nahuli, hindi nyo masabi? Posible naman yun. Investigasyon, ano po? Ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring hanggat may sampa po namin yung... You're not going to compromise kasi syempre gusto mong malaman ng tao, no? Just like, saan ba yun ito? Papakita ko sa inyo. Merong isang article ba yun? Ayan. Ayan. Ayan, ito. Share ko itong example lang na ito. Ayan. So, ito, may details. Ayan, may details. So, sabi dito, ito ay tungkol doon sa dalawang Chinese, no? Ito ay noong 2020 panahon ni Duterte yan. 1.6 billion na worth, ano, in Cabanatuan. So, ito, detalyado siya. Dalawang Chinese national, ayan, suspected, ayan, ganyan, apprehended by the operatives. Saan yan? Sa NAIA. Okay? Sa NAIA. At ang mga humuli ay yung BOC, Customs, kasama yung PDEA at yung interagency ng NAIA. So, paano nila nahuli? Okay? Sila ay nahuli and nabbed in Sumacap Sur, Cabanatuan City on Friday night in a joint control delivery operations conducted by, ayan. So, detalyado siya. Pati kung sino yung mga nahuli. Detalyado. Paano mako-compromise? Ano yung under investigation pa dyan? Nahuli mo na nga eh, di ba? Ayan. So, shipment arrived at the PAL warehouse on October 24 through the vigilance and intensified surveillance of BOC NAIA frontliners. Ayan. Kanila pong nahuli doon sa scanning, sa x-ray area ng physical examination. So, anong pinupunto natin yan? Oh, ayan, nakita nila. So, ibig sabihin, ang pinupoint natin dyan, detalyado. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi pa namin pwedeng sabihin kasi baka makompromise. Ano makokompromise? Nahuli na nga ninyo, di ba? Oh. Kabsat Alfie, thank you. Naghahabol ng palabas para may masabi kasi, oo nga, malapit yung zona, tama. Malapit na yung zona eh. Sasabihin nila, paano yung drug war? Oh, ito, the biggest drug haul in the Philippines, which is totoo naman. Laban po dun sa tao. Lamang po at maraming salamat po. Yun lang, di ba? Oh. Yan ba ang utos sa'yo ni Marcos? Yeah? Huwag kang sumagot. Na-intercept niyo sa roadblock. So, mayroon po kaming regular na checkpoint. Nanginginig din yung boses. Ba't ka nanginginig? Be proud. Ikaw ay naging kasangkapan para mahuli. Ha? Yung driver na pa-English-English. Na sinasagawa po dito sa bayan nalatagtag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it, pina-plug down po namin yung mga sasakyan. Kung mayroong suspicious po. So, yun po.
sinasubject po namin for inspection po. So yun po, kagaya po nung nangyari kay dito po sa pangyayaring ito. Yun. Ano kayang ginagawa ng mga to? Kunwari mga busy sila. Anong ginagawa nila? Anong sinusulat ninyo? Well, hindi ako police, hindi ako PDEA, but baka kayo nakakaalam ano kayang ginagawa. Parang ito yung driver, ah. Ito ba yung driver? Yan ba yung driver? Ito? Itong naka-block? Yan po ang naging resulta. Nasabat po namin yung ganito kalaking... Yan ba yun? Ito ba yun? Kasi doon sa balita, ito yung balita. Tignan nyo, ah. Yung pisong halaga ng shabu ang nasabat sa loob ng isang van sa Alitagtag, Batangas. Yan na ang pinakamalaking halaga ng drogang nakumpiska sa kasaysayan ng bansa. Nasa front line ng balita niya, si Brian Castillo. Sa unang tingin, mukhang ordinaryong parcel na i-deliver ang mga sako-sakong container na ito sa Alitagtag, Batangas. Pero sa tingin nyo, kasya yan doon sa van? At yan, naglalaman ng hinihinalang shabu. Ano yan? Sa Alitagtag, Batangas. Pero lahat yan. 1.3 kilo. Ano? 1.3 kilo yung isang ganito. Parang isang bloke. 1.332. Naglalaman ng hinihinalang shabu. Ayon sa mga pulis, alas 8 ng umaga. Nang sitahin at harangin sa checkpoint sa barangay Pinagpurusan ang isang Looking at this van. So sa ganito suspicious na kayo mga ganito. At saka looking at this van. Kasya kaya yung sinasabi nilang 2 tons kulay silver na van. Aligagaraw ang driver ng van. So, yan, oh, parang ito yung ano kanina, oh. Yan ba? Parang ka same katawan eh. Ayan, oh. Same sila ng katawan, oh. Balik tayo doon. Matapos ang hinga ng lisensya, napansin din ng mga otoridad na mayroon parang kare sila ng sa likod nito. Nang tanggalin ito, tumambad ang mga sako-sakong plastic container. Ano? Wala daw lisensya? Ano sabi? Matapos ang hinga, pinagpurusan ang isang kulay silver na van. Aligagaraw ang driver ng van matapos ang hinga ng lisensya. Napansin din ng mga otoridad na mayroong nakatakip na tarpal sa likod nito. Nang tanggalin ito, tumambad ang mga sako-sakong plastic container. Tinatayang mahigit 2 tonelada ng hinihinalang shabu ang nagkumpiska mula sa van. Nagkakahalaga yan ng 13.3 billion pesos. Ito na siguro ay makasaysayang pinakamalaking huling droga sa kasaysayan ng ating bansa. Lumalabas sa initial screening test na kunyandak ng PDEA na ang confiscated ay na mga drugs ay nag-test ng positive sa methamphetamine hydrochloride. Personal na inspeksyon ni na Interior Secretary Benner Abalos at PMP Chief Romel Francisco Marbit ang mga nakumpiskang droga. Tumanggi sila magbigay ng iba pang detalye tungkol sa nasabat na shabu. Dahil may iba pa raw silang operasyon kaugnay nito, inaalam pa kung saan galing ang shabu at kung saan ito dadalhin. Pero nang galing daw ang van sa bayan ng Santa Teresita. Nagpa-media lang kami just to show to you na intact ito. For me, what is important right? Hindi na kayo nagbago, Abalos. Sabi nila under investigation pa, bakit pa kayo nagpa-media kaagad? O di mako-compromise kung yung purpose pala ninyo ay hindi mako-compromise. Hindi ba kayo nadala doon kay Percy Lapid? Na-compromise, pinatay yung middleman dahil nagpa-media kayo kaagad. Oo. Under investigation pa, nagpa-media na kayo. Now ay ma-inventaryo kaagad ito, idaan sa buong, sa tamang proseso at immediately i-destroy kaagad ito, sirain kaagad ito. Anyway, pakita nyo nga sa amin na talagang i-destroy ninyo yan. Otherwise, baka recycle din yan. Ito, ano to eh, 2 tons to eh. 1,800 kilo, no? Ngayon, kung titignan natin itong, maalala ninyo ito. Ayan. Si General Domingo. Yan, di ba? Na-issue yan, di ba? Ilan ba yung nasabat daw dito sa operation nila General Domingo?
'di ba 990 kilo? 990 kg. Oh, 990 kg. Tapos meron pa, asan 'yon? Sa Baguio, oh, tingnan natin doon sa Baguio. Sa Baguio, meron din sa Baguio. Okay. 990 kg. Ito naman, tingnan natin sa Mexico, Pampanga, September 28, 2023, ilang kilo ang nasabat dito? 530 kilo. Okay? So ilan yung nasabat nila ngayon? 1,800 kilo. 990 doon sa issue ni General Domingo. Tapos dito 530. So 990 plus 530 1,520. Tapos meron sa Baguio. Tingnan natin sa Baguio. Sa Baguio, asan na yung sa Baguio? Kasi pag plusin natin, baka ito talaga ay recycled. Ano? Ilan ba yung sa Baguio? Ayan, ito yung sa Baguio eh. Tingnan nga natin sa Baguio. 4 billion. 4 billion pesos. Hmm. 4 billion. Magtataka kayo bakit andito mga kapulisyahan ng National Capital Region. No? Andito si Laupangki. Ilan? Po, Chief of Police po ito ng Caloocan. Ilan dyan? Peñones, no? And of course, ito po si Estomo, ang dating NCRTO na ngayon ay si Generalist Bukugo. Kaya nagpunta po sila rito because this is a continuing operation, no? Ng NCRTO at ng PIDEA, si General Lasso. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang approach dito is whole of the nation. Yung wow. Government approach. Okay. So dito pala, ayan, nakita ko na, dito sa Baguio ay 575. So, kung ipag-plus natin, okay, yung sa Mexico, asan yun, Mexico? Ito yung sa Mexico, di ba? 530. Tapos, doon kay General Domingo, which is 990, pinag-plus natin yun, 990 plus 530, so 1,520, plus dito sa Baguio, ayan, which is 575 kilos. So, that is umaabot ng 2,000 kilos. 2,070? Tama ba? Oh, kahit sabihin mo 2,000 kilos. Ilan yung nasabat nila ngayong araw? Ilan? 1,800. Tingnan nga natin yung balita. Asan na yan? Ngayong araw ay ilang kilo yun? Parang 1,800. Basta something like that. So, pare na pwede nilang 2,095. Oh, thank you sa pagtulong na pag-compute. So, kung ito ay ni-recycle at yung pinag-plus natin, yung sa Baguio, sa Pampanga, at doon kay General Domingo na 990, so 2,095 yun. So, kung i-recycle nila, ewan ko saan napunta yung iba. Kung 2,090 lahat yon at 1,800 yung nasabat ngayon, saan napunta kaya yung 200 kilo? Siguro baka nasa possession nila. Okay, or tinatago nila para sa susunod na nahuli. Parang ganun. Ano? So parang recycle ulit. Kung titignan natin, kasi para maniwala ang taong bayan dito sa ginawa nilang biggest drug haul. Sinasabi nila, biggest drug haul. You could imagine, mga kababayan,
1,800 kilos sa isang operation. Hindi po basta-basta yun. Alright? Hindi basta-basta yun. Another implication or meaning nung biggest na yun, ibig sabihin, talamak na pala ang droga sa administrasyong ito. For just a single operation, nakahuli ka ng 1,800 kilos or about 2 tons. So, isang implication yun na ano na pala. Pwede na tayong pumasok sa narco country or narco state nito. Diba? Proud ka pa. Nasasabihin mo, biggest drug haul sa panahon mo. Ibig sabihin, mga addict na pala. Ang karamihan talaga nagsibalikan. Alright? So, another point natin dito, hindi kaya ito ay ni-recycle yung mga huli doong nakaraan, yung 990, yung sa Mexico at saka sa Baguio. Okay, sige, tuloy natin ito. Halaga po ng shabu po. Tignan nyo ah, hindi siya head up high. Hindi ganito yung itsura ng nakahuli. Ah, tignan nyo yung mata niya. Tingnan niya, tingnan niyo ang lalim ng iniisip niya. Ba't ang lalim iniisip mo? Field promotion. That's why he's now wearing the Ba't mo ginaganyan ng police? Now found major. Tingnan nyo, tingnan nyo yung lakihan ko ah. Sige, tingnan nyo. Obserbahan nyo itong police na to. Mr. President, for information, we mentioned also yesterday, the province of... Nung binanggit na bibigyan siya ng award, tingnan nyo yung reaction niya. Wala lang. Congress will give the not only plaque of recognition, but also financial recognition. Reward to our major De Luna. Oh, napapalunok pa eh. Napapalunok pa. Of 100,000 pesos. No. Para sa, will... Oh, wala siyang reaction. Di ba dapat matuwa ka? Sa unit ninyo. Oh. Thank you, sir. All right. Okay. Of course, it is very necessary that we recognize. Talagang we have to give... present them as example of the vigilance that has to be exercised. Ito, hindi lang daang libo, milyon-milyon. Okay. So, sige, move on na tayo dyan ha. Move tayo dito. Saan ba yan? Ano ba ito? Ito. Meron akong ipapakita na isang example ng isang Peking encounter, no? Nasaan ba yan? Merong Peking encounter. Ito. May bust operation sa bahay ng isa nilang pagsisinungaling sa korte. May history or merong kagagawan yung mga pede, kayang-kaya pala nilang gawin yan eh. Mag-stage ng isang kunwari ay by bust operation para tamnan yung mga tatamnan, no? Meron pa isa ito, no? I mean, pwede palang ganun. Meron pa yung isa, saan ba yung nakita ko na, ano, isang encounter. Ito. Umaningang na agad ang sunod-sunod na putok ng baril. Matapos umanong manlaban sa mga awtoridad, nakatutok si John Consulta. Ito yung totoong operation. Meron tayong video na nakikita. May mga ano niya, may mga body cam yung mga yan eh, kung tutuusin. Tingnan nyo. Tingnan nyo.
Pumutok! Pagpasok pala ng PIDEA at PNP sa gate ng target na bahay sa Angeles, Pampanga, umalingaw muna agad ang sunod-sunod na putok ng baril. Yan o. Ito yung totoong operation. Stretch! Cover! Nang humuba ang putukan, patay ang apat na Chinese na kinilalang sina Erboke, Kai Yabing, Huang Guidong at Wu Yuan Shen. Tapos sasabihin ni Marcos na yung buy bust or drug haul nila, not a single person died. Imposible yun. Either lalaban ang isang tao o ano. Ngayon, kung walang namatay dito sa operation na to, dapat may nahuli. May nahuli kasi, tingnan nyo ah, ang driver lang ang nahuli. Nasaan yung iba? Ano to, solo flight? Mula sa mga suspect ang 38 kilo ng shabu na nagkakalaga ng 262 million pesos. Ipaglaban itong apat na Chinese national sa ating mga operatiba that resulted to the death of four Chinese nationals. At mabuti naman at walang nasugatan o nasaktan. Mm. Diba? So, pinapakita ko lang sa inyo na ano yan eh, ang lehitimong operation, walang bahid ng question kasi meron tayong nakikitang evidence. Ngayon, kung titignan mo itong ano, ayan na, ito yung, ayan, ito. Ayan, ito yung police line. Tapos kung makikita ninyo, ito yung kabuuan. Kasi yan yung nilagyan nila ng police line. Eh. So, that means yan yung ano. Yan yung lahat na nahuli nila. Kung mapapansin ninyo, ayan, full screen natin. Ito raw ay 2 tons or 1,800 kilo na shabu. Take note, 1.8 to, 1.8 kilo. Kung titignan natin itong nasis dito sa, ayan, yung pinakita ko kanina na Mexico, Pampanga. Ito ay 530 kilo. Pero kung titignan ninyo, ayan ah, kita nyo naman, kita ninyo, alin yung mas marami? Ito na 530 kilo o ito na 1,800 kilo. 1,800 kilo. Ito, 1,800 kilo o itong 530 kilogram. Tingnan nyo. Tingnan nyo ng maigi. Ito, ayan o. Na sabat na 530 kilos compared doon sa 1,800 kilograms. Oh, pakita pa ako ng iba. Oh, ito. Ito naman, ilang kilo ba to? 320 kilogram. Ah, shabu. Ayan, 323 kilograms. Tignan nyo naman, oh. 320 kilograms lang yan, ha? Pero itong nahuli daw nila ay 1,800 kilograms or 2 tons. Yan ba yung 2 tons? Ah, niloloko niyo yung tao. Yan ba yung 2 tons, mga kaibigan? Tingnan nyo. Tapos yung 323 kilos, yan o, ganyang kadami. Ano to, lokohan? Isa itong malinaw na panloloko talaga sa totoo lang. Kasi hindi ako makakita ng sign na ito ay lehitimo na operation. Ngayon, saan ba yung van? Tingnan nga natin saan yung van. Saan yung van?
may ano eh, very proud sila na ipakita. San yung van? Napin natin yung van. Yan. Ito. Ito ba yan? Ayan. Ayan. Yan yung van. No? Kahit i-search na lang natin, no? Photon. Photon van. Oh, ayan. Saan yan? So kung ito yung van, oh black ito, ito puti. Ito yung loob niya. Sa tingin nyo magkasya? Yung ano, yung 1,800. Saan na yan? Ayan. Siguro naman magkasya, ganun. Pero, yun nga, ito 1,800 kilos, pero yung pinakita ko nga na ito na 323 lang. Parang mas marami pa ito. In fact, parang mas marami pa nga ito eh. Yan, 573, diba? Ayan, pag mapunta tayo doon sa van, magkakasya kaya? Dito sa van? Unless kung i-fold nila yung mga seats. Ayan o. I-fold nila yung mga seats. Pwede siguro. Kasi i-stack nila hanggang dito sa may taas dito eh. Mm-hmm. So, ano yung pinopoint natin? Kaduda-duda. Ako, personally, hindi ako makapaniwala na lihiti mo itong drug hole na ito. Unang observation natin, 'di ba, pinag-plus natin yung posibilidad na ito ay na-recycle, yung nahuli nila sa Baguio, yung kay General Domingo at saka yun sa Mexico Pampanga. So yun po ay umaabot ng almost 2,000 na kilograms. So which kung ipagpa-plus mo ito ay parang yun yung ipinalabas nila ngayon, nahuli nila doon sa, dito sa biggest drug haul daw na ito. Kasi totoo naman eh, ito yung biggest drug haul kung tutuusin. So ito isang malinaw na parang milestone kay Marcos dahil biggest drug haul. Pero ang question doon, paano mo ipuprove yung legitimacy nung huli na ito? Kasi kung unless hindi ninyo may pakita kung paano yung operation, sino yung origin, sino yung mga involved, not unless kung yung sinasabi ninyo na hindi pa ninyo pwedeng ibigay yung details ngayon, baka nga ang gagawin ninyo dito. Ito, pangungunahan lang natin. Ito, ano lang naman, pwede namang pasinungalingan eh kung ano yung ano natin. What if pala ang gagawin mamumulot na lang sila ng ano, magiging suspect. Kagaya nung pinakita ko kanina na peke na operation. Diba? Kinasuhan si ganito, si ganyan. Pinlantingan ng ganitong evidence, si ganito, si ganyan. So may posibilidad na ganun. Kasi kung lihitim ang operation yan, right there and then, meron na tayong details. 'Di ba? Yung driver, you could imagine ang isang ang isang punong-puno, isang van na punong-puno ng 2 tons na shabu, dadaan ka sa checkpoint tapos mag-isa mo pa. Sabi may sinusundan siyang sasakyan. Nasaan yung sasakyan na 'yon? Bakit isang van lang ang nandyan? So doon pa lang questionable 'yon. I mean, kung ikaw yung drug lord, papayag ka ba na bibiyahe mag-isa yon?
yung driver lang ang bibiyahe, tapos walang ibang taong nahuli kundi yung driver lang. Tapos sabi ng driver, parang ano lang siya, ano ba yun? Inarkila lang yung sasakyan niya. Pero bakit siya aligaga? So ibig sabi niya, hindi niya alam kung ano yung laman. Pero bakit siya aligaga? So hindi match, hindi nagmamatch yung mga pahayag nila Abalos, ni Marcos at yung pulis, hindi match doon sa sinasabi ng driver. Kasi walang matinong drug lord or syndicate na lalakad mag-isa yung driver thinking na ito ay biggest drug hold. Thinking na ang laman ng van ay 1,800 kilo or 2 tons na shabu. So hindi ka, kung ikaw matino ka, hindi ka bibiyahing mag-isa. Alright, so malamang meron kang mauuna munang sasakyan. Okay, yung maunang sasakyan, siya yung magsasabi na iraradyo ka. Okay, iraradyo yung van na, ito, nadana ko dito, may checkpoint dito, mag-detour ka. Parang ganun, hindi po pwedeng ganun. Hindi bobo na lang na drug lord or syndicate yung gagawa ng ganyan na bibiyahin mag-isa. Tapos driver lang yung nandun. Wala man lang siyang katabi, wala man lang, alam mo yun? Eh, yung pinakita ko na Chinese na drug lord, nanlaban nga sila eh. So most probably, ito pa nakakatawa, wala silang nahuling baril. Mostly, ang kaakibat ng drug lord, baril. Ganyan yun, hindi yun po pwede kasi ano, either lalaban yung mga yan talaga. You are possessing 2 tons of shabu, pero parang relax ka na dumaan sa checkpoint. Kaya nga tinanong nung media eh, ano yung order mo sa mga pulis? Payo mo sa mga pulis? Kasi parang walang takot itong mga drug lords. Natural. Paano walang takot? Eh parang planted nyo yan. Kunwari ganito, o bibigyan kita ng reward, ikaw yung nakahuli, o ikaw naman driver, ganito ganyan. Talagang walang takot kasi planted ang dating. Kasi kung lihiti mo yan, kahit drug lord yan, may takot yan. Hindi yan dadaan sa mga ganyang, o kaya basta-basta na tatrabaho na ganyan. Napaka-imposible yan. So yan lang ang ano natin dyan. Tama, scripted talaga. Ito ay scripted. Gaya nga ang sabi ni Kabsat Alfi kanina. Pwede na isa sa reason dito ay in preparation doon sa nalalapit na State of the Nation address nitong si Bongbong Marcos. So, yun lang yung ano natin. Ako, hindi ako naniniwala dito sa ano na to. Maaring yung mga ensimada people, papalakpak sila kasi biggest drug haul nga naman. Which is true, biggest drug haul. Pero kung kayo observant at kinagamit niyo yung kokote ninyo, malaking katanungan ito. Gamitin niyo yung kokote ninyo, ang utak ninyo kung meron kayo. Magkakaroon talaga kayo ng duda kung gaano kalihitimo ito. Yeah. Yun lang naman ay kung gagamitin ninyo ang inyong utak. Pero kung hindi niyo ginagamit or gagamitin, maintindihan naman namin. Kasi ano yan eh, may mga factors kung bakit ayaw nyong intindihin o himudpwet kayo, ganun, paniniwala nyo ganun. May mga factors, pwedeng bulag kayo, pwedeng bayad kayo, pwedeng, alam nyo na, takot kayo, ganun lang yun. So yun lang, hanggang sa muli, ayan, maraming salamat sa inyo, kita-kita po muli tayo bukas. Thank you, hanggang sa muli.